There, I'm Stephen Fernandez, and I'm here. This is my very first unboxing. Tinry ko lang, pasensya na kayo kung first time ko eh. Tatry ko lang kasi gusto ko lang i-experience yung feel na mag-unbox ng imbang gadget. Mga pinagpawisan, regalo, so nasa sa inyo na yan. At ito nga pala, this is an anniversary gift in advance of ang mga pinakamahal na girlfriend, ang cameraman si Laris. So, ayan. This is the Thermaltake Theron gaming mouse. And it's powered by TTE Sports. And this is suitable for RTS games. This won the 2012 Red Dot Design. And it was suggested by this one here, the StarCraft 2 professional player code name Softball. He's from Taiwan, I believe. Hindi ko masyado nang binasa to kasi paulit-ulit ko na siya na-research sa website. Maganda, napakagandang feedback. Naalala ko lang tuloy, bago tayo pumunta sa mouse, yung LED ko na to na LG E2290V, excuse me, na nung na-research ko siya, nanalo pala siya sa CES 2011. Maganda yung rating sa kanya. Hindi ko akalain na napaganda ng feedback doon kasi ang ganda talaga ng LED, hindi ka binibigo, napakatingkad ng kulay. So ayan, akalain mo meron pala akong product dito na awardee noong 2011 pa. Ayun. So ayun, getting back with Theron Gaming Mouse. So as you can see, we do have the several features like function lock button there, battle mode, 128 KB onboard memory, and 7 individual colors. We'll discuss that in later on. For more information, you can just visit and log on to www.tdesports.com. Okay? Packaging! Mamaya malalaman nyo yung laman nito. Let's open it. Ooh! Alayan nyo yung may velcro pa. Although mukha na siyang, alam mo may, banggitin na natin yung product ng Asus, Republic of Gamers, Hanep. Ayan! You can see that. This mouse here is a hybrid type of mouse based sa research. Ito rin kasi yung nahanap ko noon. Ulit-ulit ako nag-research kung ano ba talaga yung mouse na paulit-ulit sa akin. Para ulit-ulit sa akin sinasabi ni Loris na kung ano talagang finalize ko na final kong mouse gagamitin. Ayun. Actually, I do have big hands talaga. Medyo malaking tao nga ako. Pero ito kasi, mukhang suitable naman siya kasi hybrid yan. Hybrid siya. Ita-testing ko din later on kung talaga bang fit na fit sa kamay ko. Paano ba yung rest niya. At hybrid type, palm, claw. Pasok yan sa'yo or fingertip kang ang grip mo. Ita-try ko din to later on with Rocket Taito mousepad na bibiling ko sa aking kapitbahay. TTC member din yan. Okay, so moving on rather, you do have here features of your gaming experience of this Theron mouse. Number one, we do have this on-the-fly sensitivity. So you can decrease and increase the level of resolution for your DPI. It's very suitable, especially for RTS. Kung gusto mo ng mabilis ang galaw, sagad mo siya sa 5600 DPI. Pinakasagad. Pero, hindi siya ganun eh. Alam ko, hindi talaga siya yung napaka... hindi siya advisable. Kasi depende yan sa monitor. Kasi, ang standard lang talaga, sinasabi rin ng ibang enthusiasts, is 3000 DPI. Yung iba pa nga, nasa 2000, and then 1000 DPI lang. Pwedeng-pwede rin siya sa FPS, you can lower it down to 100 DPI, or better yet, kung 400 or 800, depende sa aiming level mo ng scope, lalo na sa Battlefield 3, Modern Warfare 3, any other FPS games out there. The others here, you do have this fancy lights, pampaganda rin ng design yan, pampa-aktibo din ang laro mo, kung natutuwa ka, uy, may ilaw, mga ganon tipo. And also the scroll has light as well. This one yung sinasabi ko na 7 individual colors masiset mo dito. Which is akin is set ko sa blue yan kasi yan talaga yun. Yan talaga blue theme talaga tayo. And as well as you got the TTE Sports Dragon logo, may ilaw din siya. It does have a rubber grip here. Si tsura pa lang hindi ko pa siya inaalis sa plastic, rubber grip yung ano niya. Yung feel niya eh.
Okay, makikita natin mamaya. Punta dito muna tayo. Of course, dito naman sa likod, you can see the Teflon. Siguro mamaya, discuss natin yan ulit para makita nyo yung physical na anyo. Ayan, ito yan. Itong tuldok, ito palang area nito. Yan yung laser. That's the laser engine. Na kahit anong, most surfaces, you can use that thoroughly. I think, papasok din or rather, pwedeng-pwede siya sa wood. Wag lang sa mirror kasi magre-reflect din pabalik, hindi rin magre-respond. I believe optical kasi ganun din eh. Tapos meron dito ito, itong button dito, polling rate switch button. You can by default sa mouse, ni research ko to, yung response rate niyan sa LED by default ng mouse, mice configuration is 125 hertz, which is nakalimutan ko nung level yun. Para search nyo lang sa internet yan. Pero ito lang natatandaan ko kasi yung 1000 Hz is equivalent to 1 millisecond, which is the fastest cycle rate response ng mouse doon sa monitor nyo. Tsaka doon sa kailangan mong bilis. I believe this would compensate as well dito sa DPI. So ganun lang yun. Basta magamit mo lang, ma-experience mo, okay na yun. Ayan, ito rin. Ito yung button na mag-store ka after 45 macro keys. May limang gaming profile kang pwedeng i-set dito. So bahala ka nang gusto mo diyan. At ito yung sinasabi kong function lock button talaga eh, no? i-disable niyo yung mga side buttons here dito, pati yung dito sa kabila nag-iisa. Pag ayaw mo noon, medyo nasasagabal ka, napipindot mo nang hindi mo inaasahan. At syempre ito, adjustable weights designed to get a perfect feel for your mouse movement. Depende kung gusto mo napakabigat para madali mo makontrol. Kung gusto mo mas mabilis, alisin mo siya na lahat, okay lang. Kung gusto mo napakagaan. At ano pa. Ito yung user interface. Yan siya. So, pang na-install mo yung drivers. By the way, you have to download the latest drivers in tdesports.com. Don't use the ones in the CD. You can use that pag may trouble. Basta, download ka lang the latest drivers. Sabi nga ni Linus, every time you do it, download the latest ones in their website. So let's do the unboxing. Let me get ano matulis. Okay. So excited to open this. Wala, I know. And a gift eh. Unexpected eh. Yeah. Anong gusto mong mouse? Anong gusto mong gift? Gumanon. Yan. Okay. Buksan na natin ito. Take a look at the packaging. Ooh. Box pa lang, premium ng kalidad ah. Parang Rogue, parang Republic of Gamers from Asus. Nandiyo yung warranty seal. Ayokong pabuksan muna, maarte. By the way, thank you nga pala sa store na to. Napakamurang halaga ko binili for 2,100 pesos. Okay na yun. For you to know what's the store, kung sino man ang gusto magtanong, PM nyo lang ako sa Facebook o kaya sa YouTube. Comment lang kayo kung gusto nyo. Ayan, so take a look. Tama nga. This is a rubber grip feel. Alisin muna natin. Okay. Bago tayo dyan, so ito yung package. This is the CD. Dito nakalagay. Kalain mo. Black and red. Kaya, malisin natin yung kutsilyo. Mukhang burger eh. Black is metal talaga. O, diba? Ang ganda ng pagkakalagay. Kalain mong yan. Challenge is the game. Uy, naku, napunit ko. Never mind. It's just a CD there. Napunit ko siya. Careless. So ito nga pala yung bag, very portable if you want to use that for tournaments, professional gaming. Dalhin mo siya kahit sa mo gusto kasi hindi siya magagasgas. Yan. This fit na fit siya. Ha? Huh? Sa'yo na lang? Ano ko ba regalo mo sa akin to? Okay. Ika lang. Ang careless ko, hindi ko man lang.
Alan. Ayan. O, yan. Open ko na rin. Okay. Ang laman yan. Ang laman ng... Ooh! Lots of stickers. You got a warranty policy that would be applicable probably in Taiwan or I believe all of countries available here. There you go. So for warranty period ng product, for manufacturer warranty, gaming mouse is for 2 years. 2 years. Kita ba yan, baby? No, no. One more time. There you go. 2 years for gaming mice. The rest would also be 2 years. And for mouse pad and accessories. Kala mo may warranty talaga. So ibig sabihin, they value customers. They do value anything that would be a trouble for your products. And, sabi muna natin, CD pa lang, premium na. All black. Uy, okay lang. Pero hindi to black. But at least, it's like the other, it's like the gaming keyboard that I have, which is Rocket Arvo. Black din ang packaging niya with blue. Kalain mo, napaka-hybrid ko sa mga sa produktong napili. Quick installation guide, very easy to install. Just for you, for novice users there, kung first try pa lang. Stickers, sure ball. Sa'yo, nako. Wala na. Alam na natin. Again, dito, pwede mo ilagay yan. Portable yung thing. For this baby, it's very, very portable. Okay, discuss natin. Ang bigat niya. Ang bigat ng feel niya talaga. Ibang klase. What you can see as well, ito nakagustuhan ko rin sa kanya. Braided cord. Braided USB cord. So, yan. Kita na? How about this? Kita na? Yan. Braided cord siya. So, hindi siya madaling masira kasi protection niya talaga ay makasurvive siya kung saan man siya magasgas ng kaunti. Hindi siya basta-basta matuklap. Gold-plated USB port and as well as the logo here by Thermaltake. Tama, ito na nga. Ano natin patagalin. It is a rubber grip form here. You got the decreasing your DPI sensor. You wanna increase it. First scroll. Mukhang napaka-smooth niya. Very easy to scroll. Smooth na smooth. First 4 clicks. Ooh, very soft. Napaka-soft. Wow. At lalo na yung sa grips niya. Sorry, nakokoveran ko yung mouse. Yung sa grips niya, masyado kong na-feel yung pagkaanin niya. So, ayan. Malambot siya dito. Side buttons are very soft to click on. Then, as well here. Ang lambot. Hindi mo akalain. Kaya nga talaga meron nung natawag nating function lock button. Where would it be? Here. Here you go. So, ayan. Ito, kaya meron siya nito kasi mukhang masasagabal nga talaga sa gaming mo. Depende rin talaga. Pag hawak mo pa lang, yan, di ba? Napipindot ko na nga siya na aking ring finger. Hindi mo akalain. And there you go with the logo. Tapos, ayan, goes with this high quality Teflon. Hindi siya madaling matuklap kasi talagang yan yung binayaran mo eh. I think you're getting what you paid for. So, we'll see about that. Matitest natin yun sa paglalaro ko with the mousepad Rocket Taito. This is the only part that would be glossy feel. The front one. The front. Teka lang, hindi natin makita sa camera. Yan. There you go. Glossy feel and look. Well, depende pa rin sa grip yan ng mga users. Akin, wala akong problema. Ito nga pala, this is the indicator kung anong level na yung DPI mo, malalaman mo kung nasa lowest ba, kung nasa middle part or mid-range, and the highest level, yung pinakasagad mo. So, makikita mo dyan yung ilaw. And again, these are where your fancy lights would glow. Dyan. So, opening up the weights. How would it be? There you go with the weights. Oops, hindi natin siya matanggal. Ayan, yun. Tanggal na pala, sorry. Ayan. Meron siyang 5 weights here. I believe this is 4.5 grams.
for each of them. Ayos. Very nice. Soothing feeling. Personally, wala pa akong masabing naiba. All I can say is, this is so great. I really want to try it. Thank you to my girlfriend. Eh, wala eh. Gusto niya ako mag-decide daw eh. Ito na may regalo sa akin. So, ayan. And here goes with my unboxing. Thank you sa panonood. You can subscribe kung gusto niyo mag-subscribe. Filingero. Ayun. We'll find out. Probably I'll try to post a new video of my feedback on how the gaming goes on with this mouse. Again, this is a hybrid one. You can do it palm. You can do it as claw type. Fingertip, mukhang mahirap din kasi syempre, that is the highest, or rather that's the most fatiguing stance of your hand, or the position of your hand. So yun. Thank you nga pala, and we'll see you next time. Sana nagustuhan nyo. Pasensya na. Thank you again. See you guys.